Nagbabalik ang Express Balita. Naniniwala si Senador at Philippine Red Cross Chair Richard Gurdon na maliit pa ang tsansa na mapalaya ang dalawa pang natitirang Red Cross worker na bihag ng Abu Sayyaf. Ang detalye sa Express Balita ni Julia Lepala. Umaasa pa rin ang ilang negosyador sa Sulu na posibleng mapapalaya ang dalawang natitirang bihag na sina Andrea Snotter at Eugenio Bagni bago umabot ang Easter Sunday o pagtatapos ng mahal na araw. Isa sa mga kilalang negosyador na tumanggi munang pangalanan na mataas sana ang tsansang makuha at mapalaya ang dalawa kapag sumang-ayon lamang ang provincial government ng Sulu na i-pull out ang tropa ng militar sa apat na barangay sa Maindanan. Kapanayam kay Senator Richard Gurdon na chairperson din ng Philippine National Red Cross, hindi nito tiyak ang tsansang may mapapalaya ngayong Holy Week o kahit sa Easter Sunday. Dahil na rin sa pagmamatigas ng ilang local officials sa kanilang posisyon na walang pull out ng militar. Ayon kay Gurdon, nakausap niya nung nakaraang araw si Albader Parad at ang hinihingi lamang nito ay ibakante ng militar ang mga lugar ng Pasil at Cagay sa bayan ng Indanan at ang boundary nito sa bayan ng Parang, ang Lanao, Dakula at Panabuan. Nilinaw rin ni Gurdon na walang kumausap o nakiusap sa kanya na huwag magsalita tungkol sa kalagayan o effort na ginagawa ng gobyerno tungkol sa dalawang bihag na staff members ng International Committee of the Red Cross. Ako si Julia Lipala, nagbabalita, Express. Tatlo ang iniulat na patay habang pito ang sugatan sa isang ambush sa Lantawan, Basinan. Nagbabalik si Julie Alipala. Tatlong patay, 14 ang sugatan sa isang naganap na ambush sa Barangay Tayran, Bayan ng Lantawan, Basilan, kaninang alas 6:45 ng umaga. Kinumpirma ni Father Arnel Lagman, isang pari ng San Roque Chapel na nakadestino sa loob ng Tarbansi, o Tayran Agricultural Beneficiaries Incorporated ang insidente kung saan kinilala nito ang mga biktima na sina Raimundo Alay, Juniper Agbay at Kadapi Alyodin. Dumalo pa muna sa isang misa ang mga biktima kaninang alas 6 ng umaga bago tumungo sa kanilang trabaho, ngunit hindi pa nakakaalis sa compound ang Tarbansi, nakarinig na ng matinding putukan ng residente ng Tayran. Naniniwala si Father Lagman na may kinalaman sa unang ambush na naganap noong Marso ang nasabing pagtambang kaninang umaga. Kapanayam kay Basilan Provincial Police Director Senior Superintendent Salik Makapantar, ang tumambang sa mga COCO workers ay kalaban umano ng kumpanyang Tarbansi. Agad naman nagpadala ng tropa ang pulis sa Tayran, Lantawan, habang naniniwala naman si Brigadier General Rustico Guerrero, commander ng 1st Marine Brigade, na simpleng widow lamang ang dahilan ng ambush. Ako si Julie Alipala, nagbabalita, Express. Magpapadala ng mga emisaryo ang Local Crisis Management Committee para muling ipakiusap sa mga Abu Sayyaf na palayain ang ligtas ang dalawang natitira pa nilang bihag na ICRC workers. Ayon kay Defense Secretary Gilbert Chodoro, umaasa sila na sa pamamagitan nito ay makakabuo ang pamahalaan ng isang formula para mapalaya sina Eugenio Bagni at Andrea Snotter nang hindi nalalabag ang batas. Kasabay nito, muling nakiusap si Teodoro kay Senator Richard Gurdon na huwag nang ipangalandakan pa sa national media ang mga demand ng Abu Sayyaf at sabihin sa Pangulo ngayong nakasalalay ang paglaya ng dalawang ICRC workers. Lahat naman daw kasi ay hindi lamang si Pangulong Arroyo ang kumikilos at epektado rin ng sitwasyong ito. Isinusulong ngayon ni U.S. President Barack Obama ang laban kontra nuclear weapons. Kasabay nito, sinabi rin ni Obama na pangungunahan na ng Amerika ang paglulunsad ng moral responsibility na layuning magbigay inspirasyon sa lahat ng mga bansa na ipagbawal na rin ang paggamit at maging ang pagtest sa mga nuclear arms. At bilang panimula, magsusumite si Obama ng panukalang Comprehensive Test Ban Treaty sa U.S. Senate para sa ratifikasyon. Noong 1999 ay nilagdaan na ito ni dating U.S. President Bill Clinton, pero ibinasura ito ng Senado. Umaasa naman ngayon si Obama na susuportahan ng mga demokratikong mambabatas ang naturang panukala. Positibo ang pananaw ng taong bayan kina Vice President Lolly De Castro, Senate President Juan Ponce Enrile at Chief Justice Renato Puno base sa pinakahuling survey ng Social Weather Stations. Sa SWS survey noong December 2008, nakakuha ng net satisfaction rating na positive 36 si De Castro, habang positive 8 naman ang kay Enrile. Nakakuha naman ng positive 3 na rating si Puno. Bumagsak naman sa negative 22 ang satisfaction rating ni House Speaker Prospero Nograles.
Isinusulong ng grupong Pasang Mazda ang pagtaas ng minimum fare sa 8 pesos 50 centimos mula sa kasalukuyang 7 pesos. Ang detalye sa Express Balita ni Jess Caduco. Sa kwenta ng transport group na Pasang Mazda, umabot na sa 4 pesos ang itinaas ng diesel ng mga kumpanya ng langis, kaya balak nilang magsampa ng petition for fare increase. Gusto ng Pasang Mazda na gawing 8.50 ang minimum fare sa mga jeep, bukod pa ito sa balak nilang pagbawi sa provisional 50 centavo fare rollback. Kung hindi mapipigilan talaga ang pagtaas ng presyo ng petrolyo, mapipilitan kami maghaya ng formal petition for increase of rate sa LTFRB sapagkat hindi makakayanan ng mga driver yung taas ng presyo ng petrolyo. Maging ang Malacanang ay nagtatanong na rin kung bakit tuloy-tuloy na naman ang pagtaas ng presyo ng langis. Sa pahayag ni Executive Secretary Eduardo Ermita noong nakaraang linggo, papaliwanagin na ang Energy Department kung tama nga ba ang paggalaw ng presyo. Sagot naman ng independent player na Flying V, ipinatutupad lamang nila kung ano ang galaw ng presyo sa world market. Handa naman daw sila kung pagbubuksan ng palasyo ang kanilang financial records. At dahil nga deregulated ang oil industry, mahirap daw tukuyin kung sobra-sobra nga ang kita ng mga kumpanya o may profiteering dahil wala namang pagbabase na formula. Of course, kami, we're trying to move our prices according to the trend sa Asia-Pacific market, as I've always been saying. And paggagalaw siya pababa, binababa naman namin agad. Because of course, sabi nga namin sa Flying V, gusto namin maramdaman agad ng merkado yung benefits kung pababa. Kung pataas naman, maybe it's because we want to balance it against our own existence as a business entity. Takda namang magrarally ang grupong Pasang Mazda sa Miyerkules sa tanggapan ng mga oil companies sa Makati. Ako si Jess Caduco, nagbabalita, Express. Babalik ang Express Balita makalipas ang ilang paalala.